may mga rated SPG po tayo na hindi pwede ipakita dahil masyado pong maselan po yung galarawan. Eh, talagang hindi papakita. Makita mo na yung junior ni... Opo. Holy s***. Kaya hindi po natin pwedeng ipakita sa netizens. Ah, okay. Alisin mo naman po pakita sa... Ay, sorry po, sorry ako po. Ako po yung mismong talagang pati yung kaibigan ko, pinlano namin may na mga... Yung walang saplot si Mister. Yes po. Tapos yung babae na ano? Yes po. O, wag mo na tingnan. Hindi ko pa na tingnan. Tingin ko pa na tingin. Wag mo na tingnan. Okay. Well, ebidensya na nga po yan. Opo. Kasi, oh, may konting problema lang tayo rito. Na, I think narinig ko na kay Atty. Garrito dati na ginawa yung krimen when he was in Japan, right? At that time, the commission of crime happened in another country, not here in the Philippines. And Japan is not under our jurisdiction. Yan po yung konting problema dyan. Na, pero sir, yung sa dati kasi meron din siyang naanakan, nag-aaral pa lang po siya dito sa Pilipinas. Parang last chance na po yung binigay ko, 2021 po. Okay. Tapos inulit na naman po kasi niya. Kasal po kayo? Opo. Okay. Kailan yung 2021? 2021 po. O yun, pwede siguro habulin. Opo. Pero itong sa Japan, tinitingnan mo pa rin picture ng lalaki. Hindi, idol, may sinend, pinakita, may tinitignan lang po akong evidence na ano, video po kasi. Kala ko tinitingnan mo yung picture ng asawa ni ma'am na walang saplot pababa. May isang video naman po, idol Laffy, na may ginagawa po silang hindi maganda naman po sa loob po ng isang kwarto. Ito po yung pinapanood ko, idol, hindi na po yung ano, pero hindi na po. Sorry, parang may hindi ka tamanood ng mga porno. Hindi po, idol Laffy. Si Sir Benedict ay isang construction worker sa Japan. Kakauwi niya lang po. Kakauwi lang niya. Tapos bumalik na. Opo, tapos wala pa pong isang buwan siya doon. Nalaman ko na may kinakasama nga daw po. Sa ito kinakasama niya sa Japan, yung katrabaho niya? Hindi po. Bali factory worker po. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Meron kasing kaso dito, nalala ko, na pag-usapan natin yung ganitong klaseng sitwasyon. Yes po. Na si Mister ay nasa ibang bansa sa Japan. Opo. Nung magawa niya yung kanyang pagiging salawahan at may mga pictures na talagang nagsisek ang dalawa. Opo. Mga kalaswaan. Eh, naalala ko, sabi mo, kapag yung crime committed doon sa ibang bansa, wala tayong jurisdiction at medyo mahirap magkaroon ng kaso. Yes po, Senator. Usually po, Senator, ganun po. Pero meron po tayong bagong jurisprudence ngayon, ruling from the Supreme Court. Sinasabi po dito, sa cases po ng violence against women and children for psychological violence. Dito po ang venue kasi dito po yung taong nasaktan or the victim was killed. Psychological violence was committed. In connection to this case po, Senator, ang marital infidelity po, Senator, is considered as violence against women and children. Mm-hmm. So, kahit po nasa Japan po, yung pangyayari, no, yung kanilang pagtatalik, hindi man natin sila makakasuhan under the revised penal code ng concubinage. Makakasuhan po natin sila under our special law ng violence against women and children. Ayun. Okay, so pwede na. Okay. Pwede na po, Senator. Yes po. Lalo pa yung ebidensya lang doon ay yung picture na kung saan itong si lalaki walang saplot, waist down. At meron pa doon, yes, na nagsisip sila. So pwede na yon. Pwede na po, Senator, to establish psychological violence, it is sufficient to show kahit wala pong sexual act, kung hindi po yung infidelity, yung maintenance po ng isang relationship with another woman, not his wife, considered na po ng ating Supreme Court yun as psychological or emotional violence. Eh, may sinasabi po si ma'am kasi binigyan niya pala ito ng last chance noon, nagkaroon daw ng anak sa ibang babae, itong si Mister habang sila'y kasal. So pwede nang balikan ni ma'am yun at gamitin ebidensya. Yes po, Senator. Mas maganda po kasi in cases of psychological and emotional violence, series of actions po or tuloy-tuloy ang hindi pag-aayos ng lalaki. Mas maganda po na binigyan po ng ating complainant ng chances itong nirereklamo ngayon, which means talagang ginusto niya pong saktan itong ating complainant. Ayun, sandali lang. Natatawa ko sa mga netizen. Sabi, Sherry, pasilip ka ng picture. Hindi po pwede. Hindi po, masyado malaswa. Pangit po. Takpo mo na kasi, Sherry. Hindi na po, hindi na po. Akala ko silip ka pa rin ng silip. Hindi na po. Okay. Sandali naman. Benedict, Bill Valerio, magandang hapon, sir. Hello po, sir. Sir, asensya na po, sir. Naano na po ako dito po ng ano, ang hapon po dito. Andito si Mrs., paano yan? Opo eh. Ito po, sigaw po na sigaw nga po, kaharap po ngayon. Sino ang sumisigaw dyan? Yung boss niyo. Ito po, sa trabaho ko po, yun nga pong hapon. Pinapagalitan ka ng hapon? Patay ka. Opo, nasa trabaho nga daw po ako. O sige, huwag ka na pala mag-ano. Pinapagalitan ka na, sabihin mo na lang.
na ano, marunong mag-English yung Hapon? Hindi po. Hindi po. Ay, baka mamaya. Kasi mananakit na po ito. Okay, sige na, sige na. Ah, sabi mo, emergency lang kausap ang misis mo. Marunong ka mag-Hapon? Ano po? Marunong ka mag-Hapon? Inuha po yung cellphone ko. Sir Rapid, sige, inuha po yung cellphone mo. Ibigay mo na lang muna at mamaya na lang. Sige po. Sige, hello po. Okay na, sige sir. Mamaya na, galit na yung Hapon. Baka mapahamak pa niya. Opo, okay, pero sige. Nakausap naman po ng researcher natin si Sir Benedict at nanghihingi po sana siya ng patawad sa kanyang misis po. Opo. Eh nga hindi na dahil kaya nga we let him go, baka mamaya mapahamak pa siya, mapaano pa siya doon. Kasi galit na rin kanyang amo. Ayaw sigurong may kausap habang sa oras ng trabaho. Ma'am, siguro mamaya after work, ano bang trabaho niya doon? Construction? Opo. Hanggang ano po yung work nila? Ngayon po, patapos naman na po sila. Nandun na po sila sa site nila na sa pinaka ano po nila, working alas ano na po. Alas 4 pala. Nang hapon. Okay. So pagkatapos po ng work, tabag natin ulit. At least libre na po siya makipag-usap sa atin. Pag nandun na po siya sa kanyang tinitirhan o sa kanyang tawag nito. Apartment po. Apartment. Opo. O. Hindi siya pwede pakialam ng kanyang amo. Opo. Doon na namin kayo pag-usapin. Okay. Alam naman po siguro nitong si Benedict, ang kanyang kalalagyan, meron ka palang hawak na ebidensya. Opo, valid nun po kasi noong 2021, talagang gusto ko na din po sana sa inyong lumapit. Nakiusap lang po yung kapatid ko. Sige po, ano pong balak niyo ma'am? Ipa-deport po sila parehas. Ipa-deport? Saka po ipakulong. Ay, sige po, pag-usapan po natin mamaya. Siyempre ma'am, kayo masusunod kung anong gusto niyo mangyari. Sige, pero patapusin muna natin yung kanyang trabaho. Hindi, usap ulit tayo. Salamat po ma'am. Punta muna kayo sa kabilang booth. Sige. Antayin natin. 4 o'clock naman lang daw doon, di ba? So, isang oras na lang. 1 hour and 30 minutes. Makakausap natin sila, ha? Sige po. Thank you ma'am. Po. Oh, Sherry, patayin mo na yung ano. Si Sherry, pasulip-sulip pa rin. Ano ba? Oh, yeah. Tuloy, pati mga netizen. Oh, naiingit tuloy yung netizen. Mamaya, may kuliti na yan si Sherry, sabi ni Collector. Hindi po, hindi niya magugustuhan kasi malaswa. Magandang hapon, Senator Idol Rapi. Nawala na yung trust and confidence, respeto. At yung Bible, nandoon kasi sa Bible na thou shall not covet your neighbor's wife or husband. Sinira niya na yun. Kaya siguro, sir, election na yan sa iyo na magbago ka na, sir. Kasi pinagbigyan ka na ng iyong misis. Good afternoon ulit. Dapat doon, ipa-deport, tapos ipakulong. Kasi nagkaanak na yung lalaki sa ibang bansa. Useless na magkabalikan sila. Kasi kahit anong gawin pa, babalik at babalik yun sa ginagawa ng lalaki. Kaya ipababayan na niya yun, pakulong na lang para mas maganda. Sabi ko lang po doon sa lalaki na sana magbago na at mahalin niya kang asawa. At kung sakali mang, kung ano yung magiging decision ng misis niya, wala po tayong magagawa doon dahil may batas po tayo sinusunod. Yun lang po. Maraming salamat po. Ano to? Baka pwede po lagyan ng smiley yung ibang part. Hindi pa rin po. Pangit. Malaswa. Hindi pwede. Malaswa bawal po yun. Okay. Mm-hmm. Mas maganda, wala na lang talaga, hindi napakita. Pero yan pa yung pwede nang gamitin ebidensya. Yes po. Matibay na ebidensya po. Matatrawa mga naman. Kahit na sino misis, makita na yung kanya mister, hubad pababa. Tapos nandiyan yung babae nakatuka. Hindi sir, nakahawak po sa ano niya. Sa junjun niya. Oh, iba pang picture yun. Yun po yung picture na sinasabi niyo pong tinitigdan ko. Oh, ayun, titira mo may hawak. Hindi sir, kumaga sir. Yun yung nakita ko po. Grabe. Yun po yung nakita ko, yung pinakita po ni madam na ebidensya daw po ang niya. Ang tinitira ni Sherry pala mga kapatid. Yung picture may hawak-hawak na junior. Nakahiga po sila Idol Rafi, tapos wala pong saplot yung lalaki. Tapos yung babae po, nakadantay sa kanya. Tapos hawak yung? Tapos yung kamay po ng babae. nasa ano po, babang ano na po ng lalaki. Okay, ayun kunin niyo ng cellphone ni Sherry dito. Baka ma-distract si Sherry dito. Kaya papa, pa-simple, ganun-ganun ka. Hindi, joke lang. Hindi naman, ibang titignan ni Sherry, yung mga comments ng mga netizen. Yung mga comments niyo po, okay. Tama, okay. Sabi, share your blessings, Sherry. Sabi Norma, Nora de Jong.